ka na ba sa hassle na dala ng summer? Sa matinding sikat ng araw, sa init. Sinihilo nga ako. Pawis, pagkahilo, at uhaw? Very good. Well, mga bihero, hindi ito ang tamang panahon para humiga at sumuko sa napakainit na panahon. Dahil ito ang perfect time para magbabad sa mga beach. Magpapawis habang tumutuklas ng mga bagong pasyalan. Bumisita at makipaglaro sa mga alaga ni Inang Kalikasan. Siyempre, panahon para busugin ang tiyan sa masarap at kakaibang pagkain. Dahil kahit record-breaking pa ang init ngayong summer, dito sa Biyay ni Drew, we know how to stay cool. Yeah! Ano? Sama ka sa biyay ko? Ngayong summer of 2016, magbabalik tayo sa Bicol Region at bibisita tayo sa probinsya ng Sorsogon. Ang Sorsogon ay binubuo ng 14 na bayan at isang syudad. Ang Sorsogon City, may kakaibang eco-adventure na pwedeng maranasan ng mga biyero. Nice, tita. Ito ang Buhatan River Eco-Adventure. Mamamasyal tayo sa ilang parte ng kanilang 5-kilometer river. Sakay ng isang makeshift raft o balsa na may sofa at bubong. Hihilahin tayo ng isang bangka para malibot ang ilog. While on board, you can enjoy the region's native delicacy, ang roasted pili. Bila lang ako makakain ng pili nut na hindi nilagyan ng asukal. Ito parang ni-roast lang nila. Meron pang balat. Sabi nila, siyempre pwede nyo kainin without the skin, but sarap ng skin dahil may siyang aftertaste na ni hao, roasted. Pili na. Pili na, bilis. Saktong chill lang ang river cruise na to. Your view, mga bakawan at ang perfect cone ng Mayon Volcano. Background music pa kayo ng handog ni Mang Victor. Aba kumakanta siya, tumutugtog ng gitara habang kayo ay bumabiyahe. Non-stop. At maaari rin kayong mag-request ng kanta. Oh, di ba? Aliw! Huwag mong suyuin, ay nagmamaktol. Huwag mong lalawin, ay nagmamaktol. Sa isang parte ng ilog, pwedeng manguha ng talaba. Pero kung di nyo hilig, maaari itong sisirin para sa inyo. So, kasama sa tour ng ating river cruise ay ang pag-harvest ng mga talaba. Sama natin si Kuya. Yun, kita mo? Isang dive lang yan. Hinihigop lang ito, Kuya. Maalat na may asim dahil sa kalamansi. Eh, yun na yun. At least fresh, di ba? Fresh to fresh.
Ilang minuto pa ay narating na namin ang kanilang floating cottage kung saan kami manananghalian. That's right, kasama sa package ng River Cruise, ang lunch! At maaaring mag-request ng gusto nyong pagkain. Kailangan lang magsabi isang araw bago ng cruise nyo. Hi, Nay! Hello po. Ganda po na suot nyo. Oh, thank you po. Pati nagsusot. Oh, thank you rin. Ito po yung rice. Nakabalot sa daon ng saging. Okay. Bubuksan mo siya, gagawin mo siyang parang paper plate. Ayun na yung paper plate mo? Opo, yan na yung paper plate niyo. Okay. Tapos, ito po yung Buhatan Express. Okay. Ang bagungon po yan, yung meat ng bagungon, dito siya pumunta. Tapos may gata. So, kumbaga wala na pong shell. Tinanggal wala na. Wala na siyang shell. Pero it takes about yung one sack ng cement. Opo. Para magawa ng ganito. Ganyan, yung shell ba nalaki? Kinakuha lang niya yung hard meat ba niya. Okay. Okay. Ito yung laing ng Buhatan. Ano naman po yung pinagkaibahan ng laing dito sa Buhatan? Baka description lang kung ano yung halo niya. Pero gata din siya, may gabi din na po. Okay. Hindi naman masyado maanghang yan. Doon tayo sa yung steam na talaba, hihiwain niya mamaya. Yung mamsa ito, yung kusido, means yung sinigang. Sinigang? Yung mamsa, madalas dito yan sa Sursugon, kinukuha. May fish pan po dito sa malapit. Dito yan galing. Ito rin po, galing dito sa ilog. So, lahat po rin. Fresh na fresh po yan. Opo, dito yan. Yung sa fish pan din dito sa malapit, ang sugpo, sinugba. Sinugba na, na tilapia. Ito rin po yung paksiw na bangus. Dito rin galing yung fish pan. Tapos yan na yung dolce e piña con pili. Dolce a piña. A piña con pili. Pili. All right. Pineapple with pili. Cook with brown sugar and pili nuts. Okay, hindi ko alam kung ano nangyari sa temperature ng Pilipinas, pero parang talagang tinatanggalin lakas namin dito. At nagsasalita na ako parang si Fernando po. Biyahero tip! Dahil matindi nga ang init ngayong summer, mga biyahero, huwag na huwag kalimuting uminom ng mas maraming tubig kaysa sa nakagawian. Mas mabilis kasi tayong pawisan, kaya kailangan natin uminom ng maraming tubig para iwas dehydration. Nagbabalik kami dito sa Jordan. Sinihilo nga ako. Makabuntis ka. Makabuntis ako. Anong tatalo talaga sa laing? Kahit ibigay mo sa akin peanut butter, ihalo mo na laing. No problem. Kahit panis na itlog, ihalo mo sa laing. Sarap talaga ng laing. Nag-gumana sila ng laing ice cream eh. Talaga. Laing ice cream. Ayan. Pinakamalapit na beach sa Sorsogon City ay ang Paguriran Island and Lagoon. Sekreto ng mga biyahero sa tuwing bumisita rito, ang paglangoy sa mga lagoon na napaliligiran ng mga bato. Ngayon, hindi na siya secret! Medyo daring naman kayo, edi mag-cliff jumping. Ang kagandahan din tuwing low tide ay ayos ring maglakad-lakad. For day trips, may open cottages for rent. Meron ding rooms na available para sa mga gusto mag-overnight. Sa mga may balak, magstay sa Sorsogon City. Maaaring tumira sa hotel na to. Sa mga kwarto, may cable TV, aircon, ref, at bathroom with hot and cold shower. They also have rooms for 2 to 4 persons at rooms for up to 6. Magpalamig naman tayo sa mga isla sa Matnog. Isang oras mahigit ang biyahe mula Sorsogon City papuntang Matnog.
bago ikutin ang mga isla sa bayang ito, dumaan muna sa Municipal Tourism Office sa Matnog Port para magparehistro. May environmental and entrance fee na 70 pesos for local tourists at 320 pesos naman para sa mga foreign tourists. Dito maaari na ring umarkila ng bangkang pang-island hopping. 1,600 pesos ang day tour at 2,000 pesos naman kung kayo ay mag-overnight. 30 to 45 minutes away from the port, matatagpuan ang Subic Beach. Ito ang sikat na pinkish-white sand beach ng Matnog. Dito raw kadalasang pumunta ang mga tao para sa kanilang beach adventure, which includes swimming, snorkeling, picnic, and camping. Maaaring mag-arkila ng open cottage for a day tour. At kung balak nyo namang mag-overnight, may tent na for rent for 200 pesos at rooms for 500 pesos a night. Paalala lang mga biyero, walang kainan sa islang ito, kaya hinihikayat ang mga bisita na magdala ng sarili nilang pagkain at supplies. Lipat naman tayo sa isang sikat na fish sanctuary dito sa Matnog. Ito ang Huwag Lagoon Fish Sanctuary. Si Mang Alex at ang kanyang pamilya ang namamahala nito. Tila fish pen o fish cage ang nasa tubig, pero hindi inaalagaan ang mga isda rito para ibenta, kundi para mabuhay sila ng mas matagal. Para mapunta sa gitna ng lagoon, maaaring sumakay sa balsa papunta sa fish cage o lumangoy mula sa sandbar. May ilang panuntunan lang na dapat sundin sa fish sanctuary. Una, bawal magpahid ng sunblock o anumang lotion bago lumangoy sa lagoon. Nakakalason daw kasi ito sa mga isda. Pangalawa, marahan at maingat na lumusong o lumangoy sa loob ng lagoon para hindi magulat ang mga isda. Pangatlo, malalim ang lagoon kaya pinapayuhan ang mga di marunong lumangoy na magsuot ng life vest. Okay? Okay. So, I think we're ready to swim with the fishies. Let's go! Una namin binisita ang mga alagang bangus ni Mang Alex. 13 years old na raw ang mga to, kaya halos sing laki na sila ng isang baby tuna. Ganon din ang mga kapitbahay nito, mga lapu-lapu o grouper. Hiyang na hiyang sa lagoon life, ika nga. May alaga ring lobster si Mang Alex na kanyang pinalabas para magpa-photo op. Talakitok o giant trevally naman ang naninirahan sa bandang kaliwa ng lagoon. Kung takot kayong lumangoy o ayaw niyong mabasa, pwede naman mag-fish feeding na lang. 100 pesos per boat ang mga pagkain ng isda o 50 pesos per set naman kung gusto niyong magdagdag. Libre ang pagpasok sa Huwag Lagoon Fish Sanctuary, pero hinihikayat ang lahat na mag-donate ng anumang halaga para makatulong sa pangangalaga nito. Good morning, mga biyero! Shh! Ay, sorry, bawal pala mag-ingay dahil baka maistorbo ang mga residenteng insekto rito sa Balay Buhay sa Uma Bee Farm dito sa Bulusan, Sorsogon. Yup! Ay, sorry. You guessed it right! Sangkatutak na honeybees ang nasa farm ito. Pero bago ko sila harapin, kailangan munang magsuot ng bee hat. Ito ay isang sombrero na may net sa paligid. Kailangan ito dahil maliliit ang mga uri ng bee sa farm na to para maiwasan ang pagsuot nila sa buhok, tenga, ilong, damit at para maiwasan din ang pagpatay sa kanila. Gawa sa bao ng nyog at kahoy ang mga tirahan ng bubuyog dito. Mula sa kanilang pukyutan, kukunin ang honey o kaya pollen. So, anong klaseng bubuyog yan?
Ito po, tinatawag itong Trigona Beroy. Trigona Beroy. Trigona Beroy sa local name Kewo. Parang kumpara sa mga ibang bubuyog, maliliit sila, no? Opo. Yan talaga yung natural nilang anyo. Natural po itong anyo ng abis. FYI mga biyero, ang Trigona Beroy ay isang uri ng bubuyog na stingless. So now you know. May isa po yan na tinatawag namin colony yung sa loob niya. Tapos pinaparami namin sa pamamagitan ng pag-split. Split namin siya. Ito po ang tawag dito, propolis, itong itim na to. Ang dami ko nakikita sa ibang bansa niya ginagawang gamot. Oho. No. Ano po ito? Antibacterial. Ang propolis ay isang main ingredient din sa paggawa ng mga sabon. Wala tayong honey ngayon kasi nga una kagagaling lang sa bagyo. Okay. Tapos recovery period talaga namin. Yung season kasi ng harvest time namin dito, July. July. Hmm. Tapos ano pong ginagawa niyo sa honey? Yung honey naman po, binibenta namin. 250 ml, 300 pesos. May bakasyon din pala ang mga bubuyog dito sa bee farm. Dahil isang beses sa isang taon lang sila, maaring kunin ng honey. Pag nag-harvest ka, kailangan mo magtira ng honey, pollen, at saka ganito. Para may pagkain sila. Para may pagkain sila. Okay. Hindi sila yung talagang stress na uubusin siya. Matapos makuha ang honey, pollen, o propolis, kailangan ibalik sa dati ang bahay ng mga bubuyog. At mula sa mga to, maaring ibenta ang mismong pollen at honey at gawing sangkap ang propolis sa sabon. Aba, mukhang gusto ng mga bubuyog na matikman ko ang kanilang gawa dahil may konting honey kaming nakuha. Yung honey niya, may konting asim nga. Sarap. First class honey po yan. Talagang mabisa. Kasi kumpleto siya, may bee pollen, may honey, nandiyan na lahat sa kanya. At ito eh, walang no? Walang expiration date. Wala po. Yung honey, basta pure, wala pong expiration yan. Kahit ilang taon mo po siya iimbak. Mag-iiba yung kulay niya, pwede siyang maging mas darker, pero hindi siya magbabago ng lasa. Unless naman makakuha kayo ng honey, lalo yung galing sa wild na pag kumbaga hindi pa siya hinog, pwede siyang magiging nagiging suka. Contaminate. Ganun siya. Maliban sa honey harvesting, maganda rin mamasyal dito sa bee farm dahil may mga garden at may natural pool na mula sa isang sapa ang tubig. May mga kwarto rin sila para sa mga bisitang gustong matulog dito. Kung kayo ay malaking grupo o isang pamilya, kasya kayo sa bahay na to na may kwarto para sa 8 tao. For couples naman, ang native cottage na to na may 2 beds, aircon at sariling banyo. Maaari rin maglagay ng extra bed for additional guests. Mukhang swerte ang pagkakabisita ko sa bee farm dahil naabutan ko ang San Roque Elementary School Ukulele Ensemble na tumutugtog dito. Hey, maraming salamat po. Parang nakikita ko, meron silang inuulit-ulit na... chords pa. The chords po. Ano po ba yung mga chords na yun? C, G, F. C, G, N, F. C7. Galing nga. Bigyan mo nga ako ng C. Bigyan mo nga ako ng D. Patay. Ayan. So ano po yung pinagkaiba? Kasi ngayon lang po ako makakahawak ng ukulele. Kapag alam ko siyempre yung mga basic, yung C, D, G. Pag C po sa gitara, paano yung C dito? Ito lang. Apa. Ito lang yung ginagamit nila. Sige nga, ma'am. G po, ang accompaniment sa gitara is G. G. C sa ukulele po. Ayun. Yung kanina sinabi niyo po na D7. D7, G po sa gitara. D7 sa ukulele po, G. Yan. Apa. Yan. Okay.
Tapos po yung? F po sa ukulele. Sa gitara po, C. Sige nga, subukan natin. Kung nasa sayo kita at umiyak, puso ko'y sumisigit sa jiji na po. Sana naman daw. So dito po, from here. Apo. Tapos nun. Nako, mukhang audition pa lang. Baksak na ako kay ma'am. Ay, hindi naman halatang nangangapa pa ako, no? Ensaladang pako! Kata dishes tulad ng adobado, nasuso, at tinutungan na manok. It's tululaway time! Meron ding kinagang laman ng fresh water prawn o ulang na may niyog, binalot sa dahon ng hagik-hik at tsaka niluto. Patatag po ang Sir Sagon City ang isa sa geothermal plants ng ating bansa, ang Backman Geothermal Reduction Field. Isa sa pinagmamalaki ng Bicol, ang Sir Sagon in particular, ay ang pagkakaroon ng mga geothermal plant na nagbibigay sa atin ng malinis na source ng enerhiya. Ang geothermal energy ay isang enerhiyang galing sa ilalim ng lupa. Maaring ihambing ang sistema ng pagkuha ng enerhiya nito sa isang nakatakip na kalderong puno ng tubig at nasa ibabaw ng isang maliit na kalan. Kapag kumulo ang tubig, ito ay magiging steam o singaw. Ang steam na ito ang nagpapaandar ng turbine na siya namang nagpapaandar ng generator na lumilikha ng kuryente. Natural at renewable ang geothermal energy, kaya may ilang lugar sa Pilipinas ang tinayuan na ng mga geothermal plant. So lahat po ito, nang napoproduce natin ay finifeed natin sa Luzon Grid, mga 140 megawatts po. Although nagpoproduce tayo ng energy para sa ating pangkalahatang pangangailangan, sinisiguro natin na ang environment ay hindi makokompromiso. Importante ang mga puno sa proseso ng paggawa ng kuryente dahil kung wala ang mga puno, madaling maapektuhan ng soil erosion ang lupa. Ang lupang ito ang nagsisilbing proteksyon sa pinanggagalingan ng init para sa geothermal energy. May sarili silang seedling nursery dito kung saan iba't ibang puno ang kanilang inaalagaan para itanim sa buong Bicol region. Meron tayong mga pwedeng puntahan dito sa loob ng geothermal complex, like yung butong Twin Falls. Kulay berde at asul ang tubig na dumadaloy sa mga talo nito. Pero magkaiba ang klase ng tubig. Ang isa ay fresh spring water at ang isa naman ay may sulfur. Meron rin tayong yung mud pool kung saan yun ang unang manifestation of a possible geothermal resource. Ang mud pool nito ay ang dati raw Mount Pokdol Crater na sumabog at naging tila isang malaking pool ng putik na lamang. Ang temperatura dito ay umaabot ng halos 104 degrees Celsius. Woo! Napakainit yan! Ang putik dito, maaari raw gamiting mud packs at pinaniniwala ang may therapeutic effects. Bukod dyan, inaalagaan na rin nila ang ilang hayop na nakatira sa loob ng planta. Tulad ng mga baboy damong ito na dati natin ay hinuhuli raw ng locals. Aba, may kamag-anak palang Pinoy, si Rudolph.
open to visitors din ang mga alagang hayop na to. Marami ring paru-paro. Patunay daw na malinis ang hangin dito. Sa kalapit na lugar, ibang level ang init sa Naghaso Boiling Lake. Dahil umaabot sa 180 degrees ang temperatura ng lake, hindi katakataka na walang nabubuhay na isda dito. Matindi rin ang init sa tubig dagat dito. Sa Inang Maharang, may ilang parte raw ng dagat ang mainit. Sakto, di na kailangan mag-init ng tubig para maligo. Ahay! Pwede na lang sumalok dito. Ay, balita ko. Masarap yung pagkain dito sa Gubat. Ay, sure. Ha? Pa-explain naman po sa akin kung ano po yung mga niluto niyo. Ah, ito po. This is kupahpa. In our dialect, kupahpa. Kupahpa. Pahpa. Opo. Parang pamaypay, di ba? Pamaypay. Kasi pag nag-ano siya, buhay pa siya. Gumagano-ganon po siya, no? Ayan. I-steam lang yan. Steam lang po. Opo. Tapos yun, parang may suka lang yan para ano. Pang-kontrasa. Opo. Dito. Kamay pa ito eh naman. Mainit eh. Yeah. Ayun! This one. Ay, beautiful. Lahat ng mga pagkain Bicol talaga, pinaka-paborito ko sa buong Pilipinas. Oh, really? Really. Dahil sa gata, dahil sa anghang. Ito, laing. Ibang wait, version ibang namin version sa gubat. Ibang mama. Parang meron siyang buo-buong shrimp. Shrimp, tsaka... bagoong, and then, liempo, konting liempo. Wow! Okay, very good. Dalo-dalo. Suso. Suso, parang suso sa inyo. Ang suso na may inasa fresh water. Fresh water? Ito, opo. Murky. Diyan po, sa dagat. Opo. Nilagyan din niya ng gata. So, tsaka ayan, papaya. Ito naman po ay suso din. Sikad-sikad. Ay, sikad-sikad. Oo, tama. Jumping. Kasi yung kuko niya, yun ang ginagamit niya sa pag-move. Ito. Correct. Masarap din to kapag yung tinatanggal na, tapos doon nila yung ano. Opo. Yung iba, ginagamitan niya ng toothpick kami. Ayun! Tinik ng lemon yan. Tinik ng lemon? Opo. Calamansi. Iba't ibang klaseng ano, no? Opo. Seashells, no? Opo, opo. Tawag dyan is sahang. Sahang? Yeah. Sahang. Lahat may gata, gata din, no? Opo. Para tapos masarap. Gagamitin ko din po ang toothpick. Toothpick. Opo. Sahang din ito. Inihaw namin. Kailangan hard ang ano. Pagpokpok. Pokpok. Ito ay kuyog. Kuyog? Yeah. Para siyang matabang padas. Dilis. Padas yan sa inyo. Ano padas yun? Paano po ito niluluto? Nilalagyan lang yan ng salt. Pipreserve na. So hindi po ito niluluto, niluluto sa... Hindi niluluto. Okay, okay. Pero pag fresh yan, masarap ang fried. Okay. Then we have timitin. Kasaba yan na... in-steam. Oh, so panghimagas na to. Opo, specialty yan ng Gubat. Wow. Wow. Alam mo, pagdating sa mga crustaceans talaga, hindi ka naman kailangan... Hindi komplikado yung ano eh, pagluto. Ito, pinukuluan lang siguro. Maglagay ng clear soda pero ang tamis. Malutong. Subukan ko ganito. Iniisip ko, mga anak na yung asawa ko. Push! 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 Mali. Ayun! Pwede kong gamitin ito sa asawa ko. Ayan, okay ito. Konting suka. Mm-hmm. Ano to? Mm-hmm. Sabay laing.
Time to visit the biggest star, and I say literally, largest star of Sorsogon, the whale sharks of Dunsol. In 1998, paunang nadiskubre ang mga butanding sa karagatan ng Dunsol. Dito na itala ang pinakamaraming butanding sighting sa buong mundo, kaya tiniguri ang Whale Shark Capital of the World ang Dunsol. Mula noon, walang tigil na ang pagbisita ng mga turista from all over the world. Ang butanding ang pinakamalaking isda sa buong mundo. Ito ay lumalaki ng hanggang 12.2 meters or 40 feet, halos kasing laki o baka mas malaki pa nga sa isang bus. Ang butanding season ay nagsisimula sa buwan ng Mayo at nagtatagal hanggang Disyembre, kung kailan dumaraya sila rito sa Dunsol para maghanap ng pagkain. Ang paborito nila, mga maliliit na isda tulad ng mga plankton. Sa visitor center, magpa-register at magbayad ng 3,500 pesos para sa inyong whale interaction package. Kasama na riyan ang bayad sa bangka, sa Butanding Interaction Officer o BIO at spotter o guide fee. Kailangan din manood ng kanilang video presentation tungkol sa tamang pakikisalamuha sa mga butanding. Dahil dumarayo sa ganitong panahon ng mga butanding dito sa Dunsol para maghanap ng pagkain, importanteng hindi sila maabala kahit na binibisita natin sila. First rule, 6 na swimmer lang ang kada isang butanding ang maaring lumangoy. Second, hindi maaring lapitan o hawakan ang mga butanding. Dapat may layong 3 metro mula sa katawan at 4 na metro mula sa buntot ang mga swimmer. Third, bawal humarang sa dadaanan nila. Kailangan ikaw ang umiwas kung sila ay papunta sa direksyon mo. Fourth, bawal ang kamera na may flash at bawal mag-scuba dive. At fifth, ang sino mang lalabag sa mga patakarang ito ay agad na pababalikin ang kanilang bangka sa visitor center kahit pa isa lang sa mga swimmer ang lumabag dito. Para sa snorkeling equipment, may mga pwesto sa visitor center kung saan pwedeng umarkila ng gamit. Now, time to meet our BIO, si Mang Alan. Panood nyo naman siguro yung video briefing. So, yun lang po ang susundong natin sa ating interaction. Ngayon, may spotter on board tayo na siya ang magsisilbing taga-spot or taga-tingin ng butanding. Butanding ay medyo... Dating mga isda si Mang Alan, ngayon ang pagiging BIO ng kanyang pangunahing trabaho. Nakita raw niya ang tulong na dala ng mga butanding sa kanya at sa Dunsol. Hindi lang kami mga BIO at mangingisda ang nabibigyan ng kabuhayan ng butanding. Lahat ng buong Dunsol. Yung transportation, yung mga tindahan sa palengke. Kaya nga dumami ang stock sa palengke kasi dumami ang bulyong ng turista. Bagamat malaki ang benepisyo ng mga butanding sa Dunsol, nakakalungkot na sa ibang lugar, may ilang mga taong mali ang pagtrato sa kanila. Parang nagiging karnabal na eh. Parang sabihin natin parang ibang hayop na inaalagaan mo na nagiging dependent sa mga tao na halos hindi na sila kumikilos para maghanap ng pagkain, humihingi na lang. Migratory animals kasi ang mga butanding. Ibig sabihin, dapat lumilipat sila ng lugar depende sa panahon at dami ng pagkain. Imbis na naghihintay na lamang ng pagkain mula sa mga turista. Tulad ng mga namamahala sa dolphins ng Bohol at treasure sharks sa Malapascua, naniniwala ang mga taga-Dunsol na hindi dapat pakialaman ang kalikasan. Kusang babalik ang mga yamang dagat na to hanggat maganda ang ating mga karagatan. Alam mo yung BIO nyo po pwede rin maging Better Influence Officer. Pwede rin, bad influence officer. Pinalit ako na ngayon. Ginawa ko na lang better eh. Kumuha na lang, sir! Oh, rock and roll! Rock and roll! Sasabihin ko sa inyong, umupukul kayo dito sa gilid ng boat na nakaharap sa labas, suot na yung mask, pins, and snorkel. O kung gusto nyo mag-life vest,
We have life vest on board na pwede nyong gamitin. Hintayin nyo lang ang word na rock and roll. Pag narinig nyo yan, yan oras sa pagbaba natin. Palaging mauuna ako, tapos susunod kayo sa akin para madala kayo. So, po kayo sa tamang direksyon. And the hunt starts now. Bukang swerte kami dahil maya-maya lang, ba, may nice pata na ang ating spotter. Maysa na, Ben! Maysa na! Sabi ng BIO, medyo dalawa lang yung direksyon na pinupunta nila. It's either straight or pababa. So alam nila, pinupunta nila doon. Another going straight. Tapos inuunahan na ng baka para mas madali makating talabutan din yung mga turista. Pagka-dive namin, pagka-snorkel, yung mukha ng butan din yung sumalubong agad namin. At least we got one. We have more chances, I think. For 3 hours? And it's really high chance for you to see a butan din during these months, sabi nila. Medyo natagalan ang sumunod na bundanding na aming nakita, pero okay lang. Busy siguro sila sa paghahanap ng pagkain. Hindi malinaw yung tubig. Pero nakapag-feel dive ako ng konti. Pero bilis sila kasi lumukoy, syempre. At hindi sila medyo nasa ibabaw ng tubig kanina. Wala akong gills. Hindi na ka makahinga. Yun ang ngayon. Sabi nga nila, third time's a charm. Ayun, nakalapit din kami. Laki nito, ito na ito, pinakamalaki. Siguro mga size ng Davao City. Wow! Pwede, pero at least nakalapit kami. Kahit alam mong gentle giant sila, may kahit kating nakaba pa rin dahil malaki nga pala nito, no? Alam mo yung gano'n? Parang... Hello! Buti lang talaga may 4-meter rule eh. Bawal hawak, bawal halim, bawal ihaw. At dahil may konting oras pa tayo, syempre, nagpakasakali kami ng isa pa. At hindi naman kami nabigo. Absolutely one for the books. Sa aking mga biyahe, napansin ko na mas nakakatulong ang turismo sa isang lugar kung inaalagaan ang komunidad ng kanilang likas na yaman. Yaman na hindi mauubos kung tama ang pag-aaruga at pamamahala. Bilang biyahero, tandaan natin na kahit tayo ay nagbabayad, tayo po ay mga bisita lang sa mga lugar na ating pinupuntahan. Kasama ng pagbisita ang respeto.
hindi lang sa mga tao, kundi sa mga likas na yaman ito. Pangarap ko ang turismong may respeto, na hindi iniuna ang sariling interes o kasiyahan ng mga bisita. Tandaan natin, unang nilikha ang mundong ating tinitirahan at tayo ang mga itinakdang tagapag-aruga nito. Sabi ng utak, take me, take me. Matamis! Matamis! Ano, sama ka sa biyay ko?